Dito na naman ako sa farm. Dito sa Kalaparan. Kasi hindi pa maubos-ubos yung tubo namin dito. Kahit December 25, may karga sila. Sambut yung sa lima ko. Daya sa dalo. Ipatot na natong kagyan eh. Mga kapaps, at natagalan tayong magbanding sa ating mga alagang manok. So, i-visit natin sila ngayon. Pan ako sa pagbukas ng pinto. So, ito na sila. Yan, nag-aabang sila guys. Hindi ko na nabubuksan kasi mamaya magsilabasan sila. Hindi maganda po yung panahon. Maulan, kaya bawal po silang lumabas. Ito yon, mga malaki na. Mga malaki na yung ating mga pula, timpula. At saka dito naman po sa ating Selkie Chicken. Tingnan natin yung sa kabila. Parang magsilabasan sila pero hindi ko na lang bumuksan guys. Hindi ko muna bumuksan. Wow! Malaki na po ang ating mga manok. Yung isa lang yung hindi lumalaki. Pero at parang lumalaki din. Pero hindi pareho dito sa aming manok dito sa kabila. Yan guys. Ang saya-saya nila. Ang lalaki ng ating manok. Sabihan ko daw kayo na bawal pa silang lumabas kasi umuulan-ulan pa. Kaya baka magkasakit sila. Sa previous video ko po, nakita ninyo na ginagamot namin sila. Maraming unti-unting namatay. Pero meron pa rin natira sa aming mga chickens. Kaya ito guys, advice lang kung kayo ay bago pala sa manok at ito ay in-incubate namin ito guys. Bumili lang kami po ng fertile eggs tapos in-incubate namin itong aming mga chickens at buti nga po hindi kami bumili ng maraming eggs. Yung tama lang, parang dalawang tray or ano lang nabili namin. Tapos hindi naman po 100%. Mga nasa 50% lang po yung ano, yung na-hatch sa aming itlog na binili. So, yan guys. Pag gusto nyo pong mag-alaga ng manok, especially ito, yung F1, mag-ano na lang kayo muna guys. Huwag kayong bultuhan. Huwag po. Yung ano lang po, simula kayo sa maliit o sa konti lang pong piraso. At dyan po, para maobserbaran po ninyo or para matutunan po ninyo kung paano mag-alaga. Kasi sa pag-aalaga po ng mga manok, kailangan po ng ano, ng ninyong matutunan yung magkakasakit, yung ganon, kung anong gagawin. Kaya kung ako sa inyo guys, magsimula kayo sa konting manok bago kayo magbulto para
kung malaki na yung, kung marami na po yung manok ninyo, at saka doon po kayo pag marami po na yun yung mga manok ninyo, may na-learn na po kayo from the beginning kung paano aalagaan, paano aaksyonan yung ating mga alagang manok. Mga kapaps, ito po ay bago naming binili na chicken. Ito po ay shabu or tinatawag natin dito na bantam. So, sa nakita niyo po sa previous video ko sa chicken farming po, ay meron po akong pinakita doon na male na shabu. So, ngayon po ay bumili kami ng female shabu para may partner po yung aming male. So, ito na guys, kulay itim. At binili namin ito guys sa halagang 800 peso. At ito na guys. So, picture lang muna yung ipapakita ko sa inyo kasi wala pa kaming magandang kulungan or lilipatan nila. Dito pa lang po namin sa bahay. Ito ay naalagaan. So, pag meron na pong magandang site, ipapakita ko po sa inyo. Visit kami ni Baby at ni Toy Toy sa Kalaparan Farm sa Barangay Lagdungan side. So, check namin yung aming mga tauhan. December 24, pumunta kami sa aking tita, sa aming tita sa Dueñas, Iloilo. At ito po yung collection ng aking pinsan, si Cousin Roylo. So, ito po yung mga collection niya ng mugs. At ito si Tita Dai, tapos yung si Baby Zed, dala na po namin si Baby Zed. So, yan po yung mga ganap, pagkain, hinandaan po kami ng pagkain for lunch. At saka mga masasarap po yung luto or yung pinaluto ni Tita Glad na mga pagkain. So, nag-enjoy po kami kasama ng kapatid ko at mga pamangkin, ng husband. So, ito po yung ganap doon sa kanilang bahay at kami ay nabusog. At maybe this coming New Year ay pupunta kami doon. At ito po yung aming family greetings para sa inyong lahat. Merry Christmas po mga kapaps at salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa aking channel at salamat po kasi na-monetize na tayo at naging party po kayo ng aking 2020 at kasama po ang aking buong pamilya at aking napayabang yumaong tatay ay naging party din po nitong aking channel kasi simula po nandito po siya, gumawa ng aking itikan at gumawa po ng motor ng tubig sa aming farm. So hanggang dito na lang tayo mga kapaps. Merry Christmas sa inyong lahat!